Ikaw lamang
ay panalangin mo ako sa posisyon ng Diyos. Sabi nga ng ating awit natin, ang Panginoon ay tapat kay David. Sa kalungkutan, kagalakan, pangailangan, kasalanan, ang Diyos ay tapat po sa bawat sa atin. Hindi man tayo dapat ligtas, ang Diyos ay nagdaw pagligtas sa bawat sa atin. Okay, so sa gabi ito, ito ho ang huwi gabi na makikita natin si Nanay Gloria ng mukha. Physical. Makikita natin siya, pwedeng hawakan, pero bukas ho ng loob. Okay, so bukas po ng alas 2 ng hapon, siya po ay intubate na. Ibig sabihin, ngayon po, nahuhuli po natin siya makikita ng mukha. Eh kaya samantalahin po natin ang pagkakatawin, lalong-lalo na sa pamilya, sa buhay, kaibigan ng Diaz family. Samantalahin po natin ang huling gabi na makakasama natin si Nanay Gloria. Eh, so mamaya po, tayo po ay magkakaroon ng kumital prayer. The Bluetooth device is connected successfully. So kasi ay hindi ako available dahil ay naunang pinaunang schedule. Nasa pinaunan po ako bukas mula alas 7 ng umaga hanggang hapon. No, kaya mamaya ay hoy magkakaroon ng kumital prayer. Tatalaga natin ang katawan ni Nanay Gloria. Okay? So sa oras ito, bigyan po natin ang pagkakataon muna. O yung mga mahal sa buhay ni Nanay Gloria na magbigay ng huling pananalita o tinatawag nating video para sa kanilang nanay, lola, kapatid, kanilang pinakamamahal na Nanay Gloria. Kaya sa oras po ito ay unahin po natin magbigay ng tribute ang pamangkin po ni Nanay Gloria na si Ate Raquel. Ano ang mga alaala niya kay Nanay Gloria si po? The Bluetooth device is ready to pair. Po, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa mga nakaraman. Si Anne, bali po nga naman makulang ko na rin yan. Ayun yung pinakamalapit na auntie na kapatid ni nanay. Lalo malito ko, nakasama namin sa Pinggo. Napakapait ko yan. At malamali namin yan. Isa yung dalawa na kayo mga kapatid, magkasunggo. Yung pinaka-malawang magulang ko. Simula nung maliit kami, lagi kami kong puto sa Pinggo. Hindi kami nakakahiyakin at pakatait niya sa tataan ni ko, yun ang perfect ko. Maliit lang niya si Alan. Para mag-desperate kami na kami na magkakatay. Sige po, so awag ko po tayo ng isa. Ang kanya lamang apo
no? Alam ko, pinakamalapit na apoy ko sa iyon. No. No, this week, as you said, goodbye to Nanay. It hit me how incredibly lucky I have been to have my lovely grandmother with me for 17 years. Not only with me, but an integral, close part of my life. It is rare for a grandparent-grandchild relationship to be essential and so long-lasting, but then, Nanay was that exceptional kind of person every single day of her life. When I was a child, my grandmother and I would nap in the afternoon. Every time, I pinched her skin flaps. Parang kinukulit-sulit ko yun para makatulog ako. Fell asleep. She always has spare coins for me to buy biscuits when it's merienda time. I know I'm her favorite grandchild because she constantly defends me when my brother and I quarrel. I'm the one who saves spare coins for her to buy coffee and Hansen when I'm older. We had so much fun together until this happened. I kept promising her that if I became successful, I would buy her a lot of coffee because it was her favorite. I also informed her that she would be the one to walk up the aisle during my graduation. That would be wonderful. But suddenly, hindi yun nangyari. Like, I will always love you and save a special corner of my heart to keep you with me. And I know we will miss you every single day of our lives. Okay, salamat yun sa magandang naalam sa iyong lola. Okay, so ipitinig po kayo bago natin awangin yung iba pang mama sa buhay ni Nanay Gloria. Ay bumahamad yung isang paling bilang dadalhin sa atin ni Ryan. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device
I could not enjoy successfully. Oh,
tanim bilang. Meron pa po tayong mga tanim bilang mamaya na maririnig, no? At mga video mula sa mga sa buhay. Pero puputulin po muna natin, bibigyan po natin po ang salita naman ng Diyos para sa pamilya, para sa lahat ng narito, para sa lahat ng naabot ng pinig na ito. Sabi nga nung huling awit na narinig natin, may bukas pa. So ang sabi nga ng isang awitin sa Biblia, pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galang ay dumarating sa umaga. Manalangin po tayo sa oras ito para sa salita ng Diyos. Panginoon, tunay nga ang kaibuti mo. Ang biyaya at habag mo, Panginoon, hindi mo nagmamaloy. Sa bawat umaga, bawat sandali ng aming mga buhay, nariyan kang Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya sa gabi po ito, muli po kayo umilos sa aming kalagitnaan. Magsalita ka sa puso't isipan ng bawat isa po sa amin. Patuloy niyo pong aliwin, Panginoon, ang bawat isa, lalong-lalo na kami ito. Espiritu ng kaaliwan, patuloy pong maranasan ng pamilya ito at ng bawat isa sa amin. Tinataas ka namin sa kalagitnaan, O Diyos, sa oras nito dahil narito ka. Ang sabi mo sa iyong mga salita, sa dalawa tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa iyong kalagitnaan. Hindi lang kami narito para makiramay sa pamilya, narito din kami, Panginoon, para minsan pa maitaas ka namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. So ang sabi nga nung awit na narinig natin, may bukas pa. Totoo yan, ang ating Paisong Kristo mismo ay nagsalita. Sabi niya dito sa John chapter 11 verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya may bukas pa po. Si Nanay Gloria ay dadalhin ako pa sa kanyang huling hantungan. Yung iba ang kanyang abo. Okay, so ibig sabihin bukas ay graduate siya. No, pero di na natin sa makikita ng ganyang hitsura, pangsamantala lamang. Dahil ang sabi nito, ang sino mang nananampalataya sa ating Panginoon, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Bakit po sinabi ng ating Panginoon yan, ang mga salita niya na kahit kayo mamatay ay muling mabubuhay, sapagkat siya ho mismo ay naranasan. Ang ating Paisong Kristo ho ay namatay din ho. Siya ho ay pwede naman talagang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Pwede naman niya buksain lahat ng nagpapahirap sa kanya. Sa isang islap mata, pwedeng hinupin ng lupa lahat ng nagpapahirap sa ating Panginoon. Lahat ng humahakit, humatadya, sinasampal ang ating Panginoon, hinuubaran, dinuduraan. Lahat ng nagpahirap sa ating Panginoon ay pwede mong sa isang titik lang higupin ng lupa. Pero bakit hinayaan ng ating Panginoon na siya'y kahirapan, patayin, bayubay sa Diyos? Nanalangin pa ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, Ama ko, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ibig kong sabihin, gaano man tayo kasama at gaano man tayo kamakasalanan, tagpapatawad pa rin ang inihahandog sa atin. Inilalaan sa atin ang Diyos. Ganun mo tayo kamahal ng ating Panginoong sa Kristo. Na kung saan ang sabi nga niya, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahama. Bagkos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig pong sabihin, hindi relihiyon ang paraan tayo pa tayo magkaroon ng kaligtasan.
Hindi ho samahan ang paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan walang iba kundi pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Madaling sabihin may pananampalataya ako sa Diyos. Tandaan niyo ang sabi ng Biblia, kahit ang mga demonyo ay naniniwala na mayroong Diyos at panginginig pa. Pero hindi ligtas pagka demonyo. So ibig sabihin, hindi sapat na tayo magsalitang nananampalataya ako sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa aking kaharian, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ibig pong sabihin, mga minamahal kong kaibigan, kapitbahay, kapatid sa Panginoon, hindi sapat na sabihin lang natin kilala natin ang Diyos. Hindi sapat na sabihin natin may pananampalataya tayo sa Panginoon. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So ibig sabihin ang pananampalataya, ito ay sinasamahan ng gawa. Pastor, ibig sabihin ang kaligtasan ay ito ay sa pamamagitan ng paggawa? Hindi ho. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi ito dahil sa ating mga gawa, ito ay dahil sa ating pananampalataya. Upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kasi kung ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, eh magpapayabangan mo tayo, Panginoon, mas mabait ako diyan sa katabi ko. Panginoon, mas mabait ako sa kapitbahay mo, dapat ako ang ligtas. Hindi mo ganun. Panginoon, mas madalas ako magsimpa kaysa sa kapitbahay ko, kaya dapat ako ang ligtas. Kaya ang sabi ho ng Ephesians, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Pag sinabi ho regalo, ay wala ho itong bayad. Ang isang regalo, pag binayaran mo ito ng kahit isang sintimo, ay hindi na ito matatawag na regalo. Sapagkat ang regalo ay libre ho ito. Wala dapat binabayaran. So ganun din ho ang kaligtasan na inaalok sa atin ng Diyos ng libre. Walang bayan. Eh, pastor, eh, bakit kinakailangan magpakabuti at magpakabait ang isang tao? Eh, regalo pala ang kaligtasan. Ano ang layunin? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit tayo sumusunod dapat sa kalooban ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa Diyos ay papuntang langit. Tama. So ngayon, pagpapunta kang langit, dapat magsanay kang mamuhay ng makalangit. Kaya nga mayroong awit na sa langit, wala ng sa langit, there is no bell. Eh kung magpapatuloy ka sa bell, uhulugin ka pagdating doon sa langit kasi walang bed doon, baka maghanap ka. San Pedro, saan ka rito makakabili ng red horse? San Pedro, saan ka makakabili dito ng bilog ang mundo? Ay sabihin ni San Pedro sa iyo, pamuhira ka, wala dito niya. Iuhulog ka. Kaya kinakailangan magsanay po tayo ng mga makalangit na pamumuhay. Kaya dapat meron tayong time sumampa sa Diyos. Dahil pagdating sa langit, wala na tayong ibang gagawin doon, kundi sumampa sa Diyos at magpuri sa Diyos. Eh dapat dito pa lang sa lupa, nagsasanay na tayo. Ang problema, ang daming tao gusto pumunta sa langit. Sino bang gusto pumunta sa langit? Well, diyan sa labas, sino ho ang gusto pumunta sa langit? Makita nyo, lahat tayo. Ang tanong, sino ang gustong sumunod kay Nanay Gloria? Marami ho ang gustong pumunta sa langit, kaya lang walang gustong mauna. Kaya sabi ni kaibigang Alan, si Alan na lang muna.
ang daming gustong pumunta sa langit. Pero ang sabi nga nung joke ay ang simbahan nga ay napakalapit, hindi mo mapuntahan, ang langit pa kaya? Ang simbahan minsan lalakarin mo lang, hindi ka makalapit. Ang Bible study minsan nasa tabi lang ng bahay mo, hindi ka makalabas para umatin ang Bible study. Tapos gusto mo pumunta sa langit? Kaya ang sabi ng mga kabataan, no way. Ang pananampalataya, relasyon sa Diyos ay paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan, so bakit tayo dapat mamuhay ng may kabutihan? Katuwiran, dahil tayo ay papunta ng langit. Sabi mo sa katabi mo, papunta ka ng langit. Huwag ka munang susunod kay Nanay Gloria. Kinakailangan tayo pamuhay. Kaya ang sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, upo Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Tinanong ulit si Pedro ng ating Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Upo Panginoon, damdan mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Upo Panginoon, mahalin ko ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kung mahal natin ang Diyos, pag may nakita tayo nangugutong, pakainin natin. Kung mahal natin ang Diyos, pag may nakikita tayo ng uhaw, may inumin natin. Kung mahal natin ang Diyos, pag may nakikita tayo walang damit, damitan natin. Nalaala ko minsan, maaga-maaga, December ata yun, dantag-lamig eh. Pumapasok ako papuntang trabaho. Trabaho ko noon ay sa video top avenue. Tapat ng lasal. Mga alas 6 ng umaga, nasa tapat ako ng video mismo. Nakaputol ako, trap. Biglang, may nakita akong babae. Naglalakad, hubot-hubad. Hubot-hubad sa bahay. Walang sakto talaga. Tapos, nag-usap sa akin ng Diyos. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi ba nilalabig ka? Sabi ko, oh, Panginoon, maaga eh. Tapos parang December 5. Hindi ba ang dami mong suot, nakabarong ka, may t-shirt ka sa loob, may jacket ka pa? Sabi niya, di ba nilalabig ka? Sabi ko, oh, Panginoon, nakikita mo yung babae niya. Walang sakto. Sa palagay mo, nilalaman ka siya. Sabi ko, umay. Ako may damit, nilalaman. Yun pa. Walang damit. Ang sabi ng Lord sa akin, damtan mo. Di habang mapalapit yung babae, naglalakad. Nag-isip na ako, kung anong hububarin ko sa damit mo. Sabi ko, pag hinubad ko yung baro ko, papasok ako sa opisina, walang uniform. Pag hinubad ko naman yung t-shirt ko, sabi ko, huhubarin ko lahat. At baka mapagkamalan pa ako, gagahasain ko yung babae. Eh yung jacket ko, napakaganda, napakapinunod ko yung jacket na yun. Tinitignan ko habang papalap. Sabi ko, Lord, pag humapat sa akin ang babae nito, itong jacket ang hindi ko. Titiisin ko ang lamig. Malayo pang biyahe. May condition ako eh, sabi mo, pag tumapat, ibig sabihin, pag huminto, hindi ko dadamtan. Eh, talagang tuloy-tuloy yung lakad ng buwan. Pagtapat sa akin, kapag papalaki, tinupad ko yung gamit. Tapos, ibinalot ko sa kanila. Sabi sa akin yung babae, salamat po. Ano siya, parang nawasan ng tornado. Pero nagpasalamat. Oo, so yung may bawas pala ng tornado, parang hindi nagpasalamat. Pero anong punto ko? Pag may nakita tayo ng walang damit, damitan natin. Yan ay pangpapahayag ng pagmamahal natin sa Diyos.
Dahil ang sabi ng Biblia, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. Kaya pag minura mo ang kapwa mo, minura mo ang Diyos. Pag sinaktan mo ang kapwa mo, sinaktan mo ang Diyos. Pag minahal mo ang kapwa mo, minahal mo ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mahal kita. Amen? Alam niyo ang sabi ng Biblia, kung ano ang itinanim, siya ang anihin. Kaya pag nagtanim ka ng galit, anong anihin mo? Pag nagtanim ka ng sama ng loob, ano ang anihin mo? Sama ng loob. Pag nagtanim ka ng puot, ano ang anihin mo? Pag nagtanim ka ng pagmamahal, anong anihin mo? Alam niyo ang pagmamahal? Paano na susukat ito? Kasi akala natin minsan, pag tayo nagbigay ng mamahalin, talagang mahal. Talagang punong-puno siya ng pagmamahal. Sabi natin. Napakagalante niya. Talagang napakapagmahal. Ang tanong yun ba talaga ang sukatan? Alam niyo ang biblical na sukatan ng tunay na pagmamahal. Pag minahal mo ang hindi kamahal-mahal. Ang sukatan ng pagmamahal, pag minahal mo na ang iyong kaaway. Kaya baka may kaaway ka rito, mahalin. Sabihin ko, namumuhay ka sa pagmahalin. Pero hanggang hindi mo pinamahal yung pinakamahirap mahalin, hindi ka pa namumuhay sa pagkakita. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, ang sabi ho ng salita ng Diyos, ako ang uling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabuhay. Kaya ang sabi ng John chapter 14 verse 1, napaganda ng verse 3. Nung ako'y namatayan ng sunod-sunod, alam nyo, last, o nakarang taon, sunod-sunod na dabok sa pamilya, sa buhay. Unang namatay yung bunso kong anak. Tapos buwan lang ang nakalipas. Buwan lang ba? Buwan lang nakalipas, yung nanay ko naman. Tapos up yan ng nanay ko, namatay.